topic natin ngayon ay how to treat your wife. Siya nga pala, isinusulong sa Congress ang same-sex marriage. Sa kasalukuyan ay halos 50-50 pa ang botohan. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng marriage life ang kanilang haharapin kung sakaling ma-approve ito sa Pilipinas. Kami na mga servant ng Panginoon ay wala kaming mga biblical advices kung sakaling ang same-sex partner ay mag-away. Siguro kung pareho silang lalaki, pag dumating ang panahon na sila ay mag-away at mag-init ang ulo nilang pareho, maaari baka magsuntukan na lang sila. At walang mga spiritual leaders ang may biblical na advices para sa kanila. Kaya ipanalangin natin na naway hindi maprubahan ang same-sex marriage sa Pilipinas. Please subscribe po kayo sa aking channel at pwede po kayong mag-comment ng mga gusto po ninyong gawin nating video na pwedeng makatulong po sa inyong spiritual na kalagayan. How to treat your wife? Meron po akong 5 punto na ibibigay po sa inyo kung paano po ninyo tratuhin ang inyong asawa. Unang-una po, para sa mga lalaki, maging vocal po kayo sa inyong pagmamahal. Lagi po ninyong sasabihin na mahal nyo ang inyong asawa. Kahit pamatagal na kayong mag-asawa, mahalaga pa rin po na vocal ka pa rin sa iyong nararamdaman. Dahil ang babae po ay hindi siya nagsasawang pakinggan ang napakatamis na salitang I love you. Kahit pa kayo po ay marami ng anak, kahit pa kayo po ay matagal nang nagsasama, at lalo na sa mga bago pang mag-asawa. Minsan may mga lalaking magaling lang magsabi ng I love you sa panahong hindi pa sila mag-asawa. Ngayon po ang aking advice is, kahit mag-asawa na kayo, maging vocal ka pa rin po sa iyong pag-ibig sa kanya. Kapag ang babae ay lagi nasasabihan ng I love you, nakakaalis iyon ng insecurity sa kanyang pagkababae. Ang sabi po sa Ephesians 5 verse 25, husband, love your wife. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Just as Christ loved the church, his body of which he is the Savior. Maliban sa ina-express mo ang pag-ibig mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, dahil sa iyong kasipagan, iba pa rin po yung sasabihin mo sa kanya ang salitang I love you. Pangalawa, igalang mo ang kanyang mga magulang. Kilalanin mo at mahalin mo ang kanyang mga magulang na para din tunay mong mga magulang. Dapat iwasan ng mga lalaki na mapalayo ang kanilang loob sa pamilya o sa mga magulang ng kanyang asawang babae. Napakahalaga na ang lalaki ay minamahal niya rin at iginagalang ng wagas ang mga magulang ng kanyang asawang babae. At kahit din po ang kanyang mga kapatid na mga lalaki o mga kapatid na mga babae, is andun din po yung paggalang, pagkilala sa kanila bilang parte ng iyong buhay. Pangatlo po, learn to appreciate your wife foods. Matutunan mo ring i-appreciate ang mga niluluto ng iyong asawa. Dahil po, ang mga babae, sa totoo lang, ginagawa nila yung kanilang best para paglutuan tayo ng mga lalaki. Kaya po, kahit hindi sila talagang magaling magluto, pero hindi naman sila ganun kapabaya para hindi sila magluluto ng best para sa kanilang mga asawang lalaki. Kaya po, napakahalaga na marunong din tayo mag-appreciate sa kanilang mga
niluluto. Hindi madaling magluto ng 3 beses sa isang araw at hindi madaling magluto ng 365 days sa isang taon. Napakahirap po yan. Ang sabi po sa Proverbs 31 verse 14, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Most of them, sila po yung tagapamalingke, sila yung magluluto, sila yung taga-kusina, karamihan sa mga babae. Pag nagluto sila, naniniwala ako na ginagawa nila yung lahat para mapakain nila ng masarap ang kanilang asawa at mga anak. Kaya po, bilang lalaki, matutunan sana natin i-appreciate yung kanilang luto. They deserve to be appreciated. Kahit minsan hindi talaga masarap ang kanilang niluto, but still you need to appreciate them in your own way. Bakit? Dahil hindi naman talaga lahat ng panahon ay kumpleto ang ingredients ng kusina mo, ng kusina nyo. Kaya kung merong hindi masarap na luto si Mrs., pagpasensyahan mo na at iwasan ang magreklamo, iwasan ang pagmamaliit sa kanyang niluto, bagkos maging mapagpasalamat at marunong mag-appreciate sa asawang babae sa kanyang mga niluluto. Pang-apat, huwag mo siyang sisigawan. Huwag na huwag mong sisigawan ang asawa mo, lalo na sa harap ng mga tao. Sa harap ng mga anak mo, sa harap ng mga kaibigan niya, huwag na huwag mong sisigawan, at kahit pa kayong dalawa lang, huwag na huwag mo siyang sisigawan. Bandang huli, magsisisi ka kung ang mga anak mo sinisigawan ka na rin. Kaya huwag na huwag sisigawan ang asawa babae. Gawain ng mabuting asawa ang ingatan, ang dignidad ng kanyang asawang babae. Si Joseph sa Matthew 1 verse 19, iningatan ni Joseph ang pagkatao ni Maria. Ang sabi doon, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Yan po yung nakalagay sa isip ni Joseph. Ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya siya po ay kinilala din isang matuwid na tao sa harapan ng Diyos. Panglima, maging tapat sa asawa. Panghawakan mong mabuti ang mga pangako mo sa kanya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Maging tapat sa kanya hanggang sa kamatayan. Sa trabaho lang may sideline. Sa marriage life, hindi pwede ang sideline. Siya lang ang may-ari ng katawan mo. Just as you own her body. Sa 1 Corinthians 7 verse 5, huwag kayong magkait sa isa't isa. Huwag niyong pagkaitan ng kaligayahan ang isa't isa. Huwag niyong ipagdamot at huwag niyong ibigay sa iba ang kaligayahan para sa inyong asawa. Be honest. Hide nothing from her. No secrets. Ang limang ito, pag nagawa mo, sigurado magiging masaya ang pagsasama nyo habang buhay. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon.